So, umusta mga kahabi? Welcome back sa aking channel, Madras Imperator nga pala. At, yun no, ngayong araw, ay ngayong, ano na to, video na to guys, is mag-unbox tayo. Unbox eh no, unpack na lang no, ng mga item no. Tsaka, so to, yan, meron tayong dumating. So, alright. So, bago natin simulan ng ating video, nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusuporta kay Agud sa Backyard. Maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo, walang suporta galing sa inyo, wala rin si Agud sa Backyard. No? So, maraming salamat. Yeah. So, bago natin simulan ng video, ipasok na muna natin ng intro. Intro? Pasok! So, ayun nga guys, no. Meron ako nakita na substrate, no. Sand. Nagandaan ako sa kulay niya kaya in-order ko kaagad. So, tingnan natin, dumating na eh. So, yan. Check natin, no. Nangitinit pa. Bagong dating. Oops. All right. Yun, kita ko na. Alright, ano to? Sphagnum moss. So, yun pala, no? Umorder din pala ako ng sphagnum moss. At, eto, no? Na-order ko ta. Na-order ko na. sorry. Na-order ko siya kay Vitasec. Yan. So, yan, eto, itong mga to. Sphagnum moss, gagamitin ko siya sa mga forest type no na scorpion ko pati sa mga bark. Tignan natin kung malalagyan natin sila no. Kasi magandang mag-ano to ng humidity, mag-hold ng humidity. So yan, tsaka sa mga tarantula natin guys no. Lalagyan natin sila. Yon. So yan. Pabay nandito sa loob. Uy, to. Ah, free sample. Ng ano to? Vitasec supplement for your feeders. I-try ko nga to. Dami ko pa naman lots. Dami kong lots eh. Tsaka dubia. Try natin. No? Tingnan natin. Okay eh. Salamat Vitasec. Yan. Yan naman natin. Yan. Tapos to na. Meron pa ba iba? Ayan. Ito yung na-order ko guys. Yan. V-sand, no? Colored sand. Yan. Number one, odorless. Number two, ready to use. Kahit hindi nyo nahugasan. Yan. Number three, consistent texture. Yan. So, maganda ang texture niya. Number, yan to. Four, yan. No chemical added. So, ibig sabihin, pwedeng-pwede sa mga alaga natin. No? And, yun, ideal substrate for desert type. Oh, anthropods, scorpions, crabs, etc. So, yan. Pwedeng-pwede to sa mga may bearded dragon dyan. Yan. Pwedeng-pwede sa inyo yan. Siyempre. And, dito natin siya gagamitin. Scorpions. Yan. Tapos, substrate for aquarium or fish tank. Pwede rin pala siya sa tank, no? Alright. Tapos, yan. Aesthetically pleasing. So, talagang maganda talaga. Kaya nga in-order ko eh. So, gustong-gusto ko yung kulay niya, orange, no? Tignan pa natin ibang kulay sa susunod. Ito, gusto ko rin ito, eh. Anong kaya yung kulay ito? Tsaka yung black. So, yan. Tignan natin. Ilan ba ito? Parang 1 kilo ata in order ko. Yun. Dalawa nga. Meron pa bang ibang naman? Wala. Ay, ito. Ito. So, ayan, guys. Sa mga gusto mag-order, yan. Pwede yan. Nandyan yung kanyang Facebook page, Vitasec. So, napakabilis mag-reply niyan, guys. So, unang chat ko sa kanila, tinanong ko kung may, ano, available tong sand. So, yan, nag-order agad ako. And, within 3 days ata, dumating na. So, yan. Yan po yung number nila.
Maraming salamat po, Vitasec. So yan, mamaya titesting natin siya sa mga iba-ibang kulay ng Scorpion natin. Testing natin. Alright. Ngayon na pala, no? Testing ko na ngayon. Tatagal pa ba yan? Hindi na pinapatagal yan. So yan, maraming salamat, Vitasec. Napakagandang deal nito. So maraming salamat. Shoutout sa inyo. At ilalagay ko na rin sa description box yung kanilang Shopee, no? So yan. So maraming salamat, Vitasec. Solid, ganda, no? Ganda ng kulay. So yan, testing natin siya. Meron akong maliit dito na ano, no? Diyan natin te-testing, no? Maliit na, ewan ko, parang 4x4x4 ata. 4x4x4, tama. 4 inch, 4 inch by 4 inch. Yan. Yung width, length, tsaka height, no? Testing natin, no? Yan. Salamat, Vitasec. Yan, shoutout. Kasi ako, guys, dati nung nagsimula ako, talagang sand lang, no? Sa substrate ko, sa Scorpions ko. Pero nung yun nga, na-search ko yung tawag dito. Yung habitat daw nila is yun nga, scrublands, trinay ko mag-scrubland. Kinopya ko yung pagkakaano na, no? Ngayon, total naka-acrylic naman tayo ng iba. Maganda tignan to. So, try natin. So, ito muna, testing ko lang muna, guys, no? At sa mga susunod na upload ko, makikita nyo na yung mga setup ko. Baka ganito na yung sand. So, yan. Alright. Asan ba yung cutter? Nawala na. Ayan. Yan. Kunti lang muna yung buksan natin. Ganda, no? Pino-pino, guys. Pino-pino yung ano. Naku, mom. Ganda to sa Black Scorpion, no? No? Oh? Ganda. So, yan. Testing natin, no? Sa isang Black Scorpion. Tignan natin kung anong magiging tsura, no? Ng Scorpion natin. So, wait lang. So, ayun guys, no? Ayan, nakita nyo naman yung substrate ko. Ganyan. So, mababago yan, no? So, yan. Alright. Itong mga sulat na to, guys, is pectin count, no? Yung bilang ng kanyang pectin. Diyan yung magigendered ang mga desert type scorpions, no? So, yan. Ito nga palang scorpion na to is Leirus jordanensis. Yan. Ang black death stalker. So, yan. Mag-ingat kayo, guys, pag magre-rehouse. So, ako, pag nagre-rehouse ako, guys, gumagamit ako ng tweezer, no? So, kiklip ko lang ng konti yung kanyang metasoma, no? O yung buntot, kung tawagin. Oop. So, mabilis lang nalipat. Yun, no? So, yan. Wait lang, ayos natin yung camera. Ayan, guys. So, ayan. Kita nyo na siya. So, ang ganda-ganda, no? Kitang-kita nyo yung ano niya, no? Medyo stress siya kasi ang liwanag kasi ng ilaw natin, guys, no? Pero, ayan. Ganda ng ano niya. Kitang-kita siya, no? Ayan, no? Ganda ng pagkapino ng sand. Ayan. So, ang ganda. Kitang-kita, no? So, kitang-kita natin yung kulay talaga ng scorpion natin. Testing natin siya, testing naman natin sa mga madilaw na scorpion, no? Para makikita nyo, guys. Alright, so next, wait lang. So, yun, nakakuha naman ako nito. Ito naman is yung Heteroctinus garridoi. So, pagkakabasa ko is pwede rin siya sa sand, no? And meron din tayo mga kaibigan na keeper na sa sand nakalagay yung garridoi. Ako kasi nakalagay sa cockpit, no? Pero, tignan natin, no? Oops, wait. Medyo, ano. Ayaw magpahuli, ah. Ayan. So, yun. Kita nyo ba, guys? Masyado atang na-zoom.
Maliit kasi pa yung ano natin, Leiros Jordanensis natin eh, no? Tapos yung Pitanas naman natin, masyado naman malaki dito sa ano, lagayan. So ayan, taasan natin. Ganda, ano? Ganda talaga ng sand, no? Labas na labas yung itsura ng Scorpion. Ayan, guys. Diba? Ganda. Yung Deathstalker ko sana, ilalagay ko rito. Kaya lang, eh, parang pre-molt eh. Baka may stress. Wag na lang natin galawin. So, ayan. Solid, na. Try natin yung black naman na Scorpion. Meron ako dito, Gentili. Yun ang lagay natin. Tignan natin, no? So, wait lang. Para may nakikita nyo, guys, kung ano itsura, no? Ganda. O, yan. Iyaan natin. Ganyan. O, di ba? Basta kung malinaw pa yung lalagyan nyo, guys. Kitang-kita nyo talaga yung ano. Eh, medyo madumi kasi itong lagayan natin, no? Yan. Kaya, naka-top view tayo. So, yan. Op. Palitan natin ng Gentili. Wait lang. O, yan. Nakuha na natin yung lagayan ng Gentili natin. Yan. So, makikita nyo nga yung substrate ko. Yan. So, ayan siya. No? Topsoil, tsaka mga konting bato. Yan, ganyan ang substrate natin. No? Ngayon, baka mapalitan na. Ganda talaga ito. Nagagandahan talaga ako dito. No? Alright. So, punin natin itong Gentili, guys. Tignan natin. Alright. Nagwawala siya. Ayun. Yun, oh, kitang-kita naman talaga, oh. Ang ganda, guys. Kitang-kita yung pagka-black niya, no? May, parang glossy black ang dating kasi na itong Gentili. Oh. Kaya pag nilagay mo talaga sa bright na, ano, na substrate, kitang-kita talaga. Ang ganda, oh. Kumikinang kasi. Yan, parang glossy, ano nga siya. Glossy or metallic, parang ganun. Ang ganda. Alright. So, kung mapapapalitan ko kayo ng substrate ng Dioras, sana sakto tong sand na nakuha ko. Marami-raming enclosure tong mapapalitan ko. So, yun. Maraming salamat kay Vitasec. So, yun. Maraming salamat sa patuloy na sumusuporta kay Agud's Backyard, no, guys. Ayan, kung ano, guys, may mga enclosure din ako nakita kay Vitasec. Yan, mga pangangailangan nyo sa inyong mga alaga. Meron sila. Check nyo lang yung link ng kanilang Shopee dito sa aking description box. At maraming salamat. At napanood nyo ang gandulo, no? So, dito na natin tapusin ang video. So, maraming salamat sa lahat. Peace out! Hindi na ako makapag-peace ito. Peace out! Yan. Uli, maraming salamat kay Vitasec. So, ang ganda. Solid, oh. Yan, oh. Yan, oh. So, yan. Kung nagustuhan nyo yung mga ganyang setup, napakasimple lang, guys. Kahit wala nang hide. Lapag nyo na lang yung Scorpion nyo, no? Ang ganda. Kitang-kita, oh. So, yan. Maraming salamat ulit, Vitasec. So, yun. Hindi na natin tapusin ang video. Peace out! So, yun, guys. So, maraming salamat kay Vitasec. So, yan. Napakaganda ng setup natin ngayon, no? Kulay orange. Yan ang mga, ano, sana maging ganyan na lahat, no? Lahat ng inklo natin, no? Para, ano, ganda tignan, eh. So, yan. So, shoutout muna tayo kay ito, Noven Ledesma. Yan, shoutout sa'yo. Kay Genius Gamer N. Tama ba? Yan. Kay Maynard Andres. Georgie Zerna. Bobby Rubia. John Zoro. Neil Abay. Herman Tanalion. Tama ba? Anubis TV. Shoutout sa'yo, Lods. Vincent. Miko D. Espadjak Therapy. Yan. Agapito the Second. Amyon. Shoutout sa'yo. Limuel Magat. Shoutout din. At saka kay Edward Kapa. Shoutout. At shoutout na lang din sa Exotic Vloggers Community. Yan. Maraming salamat sa inyo. At sa mga gustong makita rin yung mga ibang YouTube channel na mga ano natin.
mga kahabi natin, no, sa exotic vloggers, paki-check na lang ang description box below. Yan. Makikita nyo doon. Nakalista doon yung mga YouTube channel nila, guys. At supportahan natin ang local vloggers dito sa Pilipinas, no. So, yun. Shoutout sa inyo. And shoutout din sa mga kaibigan natin. Kila Boss Deidara. Yan. Akatsuki. Amatesa Romanggekyo. Yan. Andrews Bobby. Yan. Kay Benedict Angeles. Yan. Kay Paul Santos. Yan. John Torres. Kiko Exotic. Yan. Shoutout. Kay Boss Leros Queen ng Exoticosa TV. Shoutout. And shoutout na lang din sa Manila Telson Hub Exclusive. Shoutout sa lahat ng members dyan. At sa mga admin. Kay Boss Kiko. Kay Boss Day. Tsaka kay Boss Riley. Shoutout. Kay Boss Enbang. Shoutout din sa'yo. ZNB Exotic. Yan. Shoutout din kay Sir Lon Stingray ng Hunting Grounds. Support nyo rin yung channel ni Sir Lon. So yun, maraming salamat sa inyo, guys. And yun, pasensya na, guys, at medyo masama ang ating pakiramdam, no? So yun, yan na muna ang masya-shoutout natin. At muli, salamat ulit kay Vitasec sa magandang sanda na gawa nila, no? So yun. At ito yung spad ng mouse, oh. Lalagay natin dito sa likod. Sige, yan, yan, yan. Kasi mukhang pregnant na yung ating Heterometrus longimanus. So, tatasan natin na substrate. Lagyan natin ng cockpit. Tsaka, spad ng mouse. So, yun. Maraming salamat ulit. Bye sa heck. So, yun. Dito natin tapusin ang video. And peace out.